Tinig niyo ang Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarinit, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinugna ang anihin sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinugna. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit. Inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan na siyang matinding poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig
ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin sapagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo nang hindi maligaw ninuman. Sapagat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing ako ang Mesiyas at dumating na ang panahong iyon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa lahat ng ating social media platform, lalo-lalo na mga kapatid natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Natanong ka na ba kung minsan, kung taga saan ka? Madalas ang sagot natin kung taga saan tayo, taga Tondo, taga Quezon City, taga Makati, taga Bisaya, taga Iloilo, taga Davao, taga Surigao. Pag tinanong tayong taga saan tayo, minsan ang sagot natin, ang nanay ko galing Pampanga, ang tatay ko galing Bulacan, ang lahi namin ay Bicol, ang lahi namin ay taga Samar, o kaya taga Kalbayog. Taga saan nga ba kayo? Taga saan ka ba? At madalas na sagot natin
ay yung mga pinagmulan na mga ninuno o magulang natin para sa ating pagninilay para sa umagang ito. Alam naman natin na lahat tayo ay mga transient to this world. Temporary lang ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kahit hindi ko na sermon yan sa inyo, kahit hindi ko na sabihin sa inyo yan, alam na alam ninyo at alam na alam ko na ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Kahit hindi ko na sabihin. At ang mga panahon nagbabago. Minsan tumitingin ako sa social media, nakikita ko yung panahon na wala pang LRT. Naalala ko yung Harrison Plaza, buhay na po ako noon, ganun na ako katanda. Nang wala pa yung Makapagal Avenue na yan, wala pa yan, wala pang Mall of Asia, wala pa lahat yan. Kung saan dito lahat ng sinihan, bukas pa yan. Sinerama, lahat yan. Pero nagbabago ang panahon, lumilipas ang maraming bagay. Dumaan din ako na ang cellphone ay, alam niyo, parang maleta ang dala. At ang cellphone noon dati, malaki yung baterya niya, tapos lagi pang busy, naliit lang yung malaki-laki ng konti. Dumaan ako sa mga gayon at nakita natin ang mga pagbabago. Nakita ko rin yung LRT na yan habang ginagawa sa sobrang traffic. Naranasan ko yan. Ano ibig sabihin? Maring kayo, dumaan din sa mga dinaanan ko at nakita nyo ang mga pagbabago. Walang permanente. Kailan lang puro bagyo tayo. Ngayon naman malamig na ang panahon natin. Even climate changes na may mga pagbabago. Kaya isang patunay na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi permanente. Dahil hindi permanente, ikaw at ako ay hindi permanent sa mundong ito. We are temporary resident of this world. Kaya habang temporary tayo dito, kailangan natin gawin ang marapat at dapat. Dahil temporary tayo dito, hindi tayo talaga taga rito. Kaya pag tinanong tayo, una kong tanong sa inyo, taga saan ka? Ang totoong sagot nun, saan ba tayo nagmula? Sa Diyos. Kung madalas sinasagot natin yung pinagmulan ng ninuno natin, ilayo mo pa ng konti, saan nang galing ang ninuno natin? Hindi ba sa Diyos? Taga saan ka talaga? Ikaw ay taga langit. Walang nilikhaan Diyos na taga-impyerno ka. At hindi niya nanaisin na magdusa ka. Kaya ano ang aral ng Ebanghelyo ngayon? Why worry about end times? Bakit kayo matatakot sa katapusan ng daigdig na siyang pinananakot sa maraming Katoliko kaya nahuhulog sa mga iba-ibang sekta? Nasa tamang pagsamba ka ba? Nasa tunay na reliyon ka ba? Tama ba yung ginagawa mo? Darating na ang Panginoon. Ang turo ng Ebanghelyo ngayon, never worry about end time. At tayong deboto ng Jesus Nazareno, ng ating poong Jesus Nazareno, ano ikatatakot mo sa kamatayan? Alam naman natin yan ang tumubos sa atin. Alam naman natin na hindi tayo niyang parurusahan. Alam natin na hindi tayo niyang dadalhin sa impyerno. Alam natin ang awa at pagpapatawad niya. Lalo na kung lumalapit tayo sa Diyos. Lalo na kung lumalapit tayo sa Kanya. At lalo na kung nagsisikap naman tayong maging mabuti. At talaga namang ginagawa natin yun, napakahirap nga lamang kung minsan. Pero pinaglalabanan natin. Kayo, tayong naririto. Bakit tayo naririto? Hindi ba sinisikap natin maging mabuti? Hindi ba nagdarasal tayo? Hindi ba humingi tayo ng awa? Hindi ba nangungumpisal tayo? Pero dahil tayo'y tao, alam ng Diyos, kaya siya'y puno ng awa. Ang unawain niya tayo sa ating mga kahinaan. Dahil siya'y puno ng awa, kaya niya tayong patawarin ng paulit-ulit
Sabi nga ni Pope Francis, tayo na lang ang napapagal na lumapit sa awa ng Diyos. Ngunit ang Diyos hindi napapagal sa pagpapatawad. Bakit ka matatakot sa kamatayan? Oo, tumatanda na rin po ako. Sa katunayan, hindi na ako nagje-gel kasi napansin ko, numinipis yung aking buhok. Sign na tumatanda na rin ako. Bakit nga ba tayo natatakot sa kamatayan? Tumatanda ako. Nararamdaman ko rin yun. Konting sakit. Ano sabi natin, mga matatanda? Mamamatay na ako. Nilagnat ng konti. Ano sabi mo, matanda? Malapit na akong kunin ni Lord. Sumakit lang ang dibdib, inaatake na ako sa puso. Uy, hindi ba? Huwag niyo akalaing hindi ko dinadanas yan. Kaya nga marami akong kaibigan doktor. At minsan, ang mga doktor pa nagsasabi sa akin, Father naman, Father naman, bilang tao, lahat tayo'y tao, dumadanas ng kahinaan. Pero meron tayong poong Jesus Nazareno na kailanman hindi tayo tinakot, kundi tayo'y pinalakas ang loob. Pinalakas na mamuhay tayo ng mabuti sa kabila ng mga nakakatakot na sitwasyon. Pinalakas tayo para harapin ang buhay sa kabila ng kamatayan. Alam niyo si Julius Caesar, minsan sinabihan siya, Emperor Julius Caesar. Sabi sa kanya, Emperor, mag-ingat ka dahil maraming nagtatangka sa buhay mo. Lagi kang magdala ng espada dahil lagi may nakaambang kamatayan sa iyo. Ano sagot ng Emperor? Those who live in fear of death have already experienced the torture of death. Those who fear the death already experience its pain. But I die once. I only die once. Why should I fear death? I live every day and I should live my life every day. Bakit ako sabi niya, pag ikay natatakot sa kamatayan lagi, yung takot palang torture na yun ng kamatayan. Pero minsan ka lang mamamatay. Bakit mo katatakutan yung minsan na araw-araw gumigising ka at araw-araw buhay ka? Minsan lang ang kamatayan, pero ang buhay mo lagi. Kaya bakit ka matatakot? Kaya yan din ang mensahe ng ating Panginoon. Huwag kayong matakot. Nandito ako. Huwag kayong matakot. Mangyayari man ang lahat ng yan. Magalak kayo sapagkat nariyan na ang katubusan ninyo. Sino lang ba natatakot dapat sa kamatayan? Sino lang dapat ang matakot sa katapusan ng daigdig? Yung gumagawa ng masama. Yung patuloy na niloloko ang asawa. Yung patuloy na kumukupit sa magulang niya. Yung patuloy na nangongopya na kahit alam niyang mali ang nangongopya sa eksamen. Ang patuloy na naninira na alam niyang masama ang manira. Ang patuloy na nagnanakaw. Ang patuloy na nagsisinungaling kahit alam niya at wala siyang ginagawang iwasan ito. Ang patuloy na nag-iisip na masama na kaya naman niya mag-isip ng mabuti para sa kapwa. Ang mga taong nagpapatuloy yumakap sa kadiliman ang siyang dapat matakot sa kamatayan. Ikaw na nananalig sa poong Jesus Nazareno. Ikaw na nagsisisi sa kasalanan. Ikaw na nagpapatawad sa gumawa sa iyo na masama. Ikaw na nagsisikap maging mabuti at maging parehas sa buhay kahit kung minsan ay nadadapa. Sa palagay mo, dadaling ka ng Jesus Nazareno sa impyerno? Bakit ba nandyan siya? Bakit ba lagi siya nakatanglaw sa iyo? Bakit siya lagi nakatanglaw sa atin? Nagsasabing, hindi kita pababayaan. Nagsasabing, andito ako para sa iyo. Iwan ka na ng lahat.
hindi kita iiwan. Yan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya bakit tayo matatakot? Meron tayong kakampi. Bakit ka malululong sa panloloko ng ibang reliyon para talikuran si Jesus Nazareno? Bakit? Ano ang pangako nila? Ang Panginoon, ano sabi niya? Kahit magkagera, kahit lumindol, huwag kayo matakot. Ako bahala sa iyo. Kaya ang Katoliko, kaya ikaw, malakas ang loob. Saan ang gagaling ang lakas ng loob natin? Sa Kanya. Sino ba ang hindi nahihirapan? Pero bakit nakakatayo tayo? Dahil sa Kanya. Ang mga kapatid ko, no fear of death. God loves us. Mahal na mahal tayo ng poong Jesus Nazareno. Kahit karamdaman, ulit-ulit kong sinasabi sa pulpitong ito, walang laban sa pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Kahit mabibigat na problema, hindi kaya ng problema ang poong Jesus Nazareno. Ang karamdaman natin, ang problema natin, ang mga takot natin, kayang-kaya ng poong Jesus Nazareno. Yan yung pananalig natin. Kaya tayo nandito. Kaya tayo nagsisimba. Kahit minsan hindi na natin maintindihan, alam natin hindi niya tayo pababayaan. Kaya bakit ka matatakot? Bakit ka matatakot sa buhay? Bakit ka matatakot sa kamatayan? Bakit ka matatakot? Meron kang tagapagligtas. Amen ba? Uy. Amen ba? So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sabihin nyo, huwag kang matakot. May sakit ka? Huwag kang matakot. May problema ka? Huwag kang matakot. May naninira sa'yo? Bahala siya. Huwag kang matakot. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para takutin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para pabayaan. Nilikha tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya tandaan mo yan paglabas mo sa simbahang ito. Baunin mo, mahal na mahal ka ng poong Jesus Nazareno. Hindi Kanya pababayaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ang itutugon po nating lahat, Ama, umaasa kami sa iyo. Pakiulit po natin, Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tumahimik po tayo sumandali, taimtim po nating sambitin
ang ating mga pasasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno, gayon din ang ating mga kahilingan, lalo-lalo na ang kagalingan ng mga may karamdaman. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo na may bukas palad at tapat na puso. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, itong paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami paging dapating paunlakan na iyong tapat na pagmamahal, gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na ika aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tawin nilikham at pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, yan banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman umarapos sa hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Ay dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, arangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig at pagkalinga ng mahal na poong Jesus Nazareno nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang ating tagapagligtas. Mapalad tayong tinawag sa piging ng kaniyang pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Bago ka pa man isilang inibig na kita, bawat sandali ng iyong buhay ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita, karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa. O ang iyong pag-asa, alam ko ang iyong kapighatian, kailan may di ka iiwan, hindi ka mag-iisa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may inibig na kayo, magtiwala
di kita pababayaan, pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po ang ating Paris sa Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Available pa rin po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, kayo ay maaaring magtungo sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaan loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.